Oh, alam na mga brothers. Dati, kung natatandaan nyo, panay kayo tanong kung ilalabas ba ito ng Skygo Philippines. Eto na, yung pinaka test ride unit nila. The one and only, the Lipan K19 mga brothers. And for the first time mga brothers, at salamat sa opportunity na binigay sa atin ng Skygo Philippines. Tayo yung pinakaunang makakapag walk around review and of course makakapag test ride review. Diba? So unahin muna natin ikutan itong motor na ito mga brothers at alamin natin kung ano bang special sa kanya sa pagiging cruiser bike niya. Kaya wag na nating patagalin. Get ready. Drop the beat. Alright, pag-walk around mga brothers, alam nyo na, body design. Well, itong motor na ito, it's a modern, classic style na cruiser mga brothers. No? Hindi siya yung traditional na cruiser. No? Masasabi ko siya, modern classic na cruiser. Meron kasi siyang fairings sa kanyang katawan. Eh, no? Meron siyang plastic design sa kanyang fairings. Alright? And gustong-gusto ko yung approach niya mga brothers. It's resemblance sa kanyang pagka Harley Davidson. Ayan, makikita nyo naman sa kanyang manibela, yung headlight. Correct me if I'm wrong mga brothers, para siyang isang pat bob. Ayan, di ba? Kundi ako nagkakamali. Ayan, so pagka cruiser bike, ang tinitignan dito mga brothers, malaking gulong, mababang seat height, di ba? Kumbaga eh, talagang pag sumakay ka, tatawagin kang cardo dalisay. Yun naman eh, kahit naka-cafe scrambler ka, cardo pa rin. Kahit naka-cruiser ka, cardo pa rin. So napakaganda ng kanyang body design mga brothers. Hindi ako nagkakamali, soft tail ba tawagin yung gilid nito? O yung likod nito mga brothers? Wala ako masyadong alam sa cruiser, pero mahilig ako sa isang cruiser bike dahil tumatanda na tayo. Gustong-gusto ko yung approach ng manibela mga brothers. Low drag siya, pero napaka-taas ng kanyang rise, which is magbibigay sa'yo sigurado ng upright position, no? For the comfort sa iyong ride. Ayan. Wala, nakaikot na tayo. Nagkaroon kayo ng konting idea. Ngayon naman, pakilamanan na natin na malapitan itong motor na to. Okay, dito sa kanyang panel mga brothers, ang una kaagad natin makikita eh napakasimple lang ng kanyang analog meter dito. Alright, so buksan natin. Nandito yung ignition sa gilid. Ayan, classic na classic. Sa gilid pa. At pabaliktad yung kanyang pag-twist. Okay, so makikita nyo dyan. Patayin ko ulit. Di na natin nakita yung transition, no? Yung animation eh. Ayan, no? Papalo yung pinakakamay. And then meron ka rito nga small digital meter. Okay, meron siyang gear indicator. Odometer mo, ayan, then meron siya neutral sign dito. Ito yung RPM. So napakasimple lang. Tapos nandito yung select button niya. So yun lang, no? Pagka cruiser kasi, pagka lalo na pagka traditional yung style, ganito lang ang ating makikita. Hindi katulad sa mga ibang meter. Okay? Move forward tayo. Ito yung handlebar niya. Napakalapad mga brothers. Talagang ito yung isa sa mga hinahanap ng mga cruiser lover natin dyan, no? Lalong-lalo na ako. Okay, no? Yung switches dito, hindi naman chipipa yung nilagay, no? Masasabi naman natin na quality yung plastic. And also, ayan, may busina. And also yung mga buttons niya, eh tama lang naman. Pero I prepared na gusto ko black na lang sana. Pero may kulay siya, no? Pero para sa akin, para much more maangas, kahit ano na lang, silver yung kulay, no? Wala na tong blue. Okay. Tapos yung undergrip niya, pasado na eh, kahit di mo palitan, no? May chrome yung edges pati dito sa kabilang side. And tama lang yung lambot. Di naman no, ganun katigas at di naman no, ganun kalambot. Pero rubberized siya, no? Then yung brake lever niya, ito oh, chrome naman yung pagka finish, which is good thing. Nagbibigay another tone dito sa motor. And adjustable dito yung kanyang brake lever para dito sa preno sa unahan, no? Yung handle grips naman, okay naman. Sakto sa isang medium. Yung M-bar niya is a bakal na chrome, okay?
Tapos gustong-gusto ko na itong pagka-finish nito o pagkakayari ni side mirror niya. Talagang bagay. Pero kung maselang ka, pwede mo palitan. Pero sa akin, goods na to. Hindi na ako magpapalit yan. Alright? Tapos yung turn ng kanyang manibela, eh tama lang naman. Hindi naman din ganun kalakihan. And also mabigat. Siyempre, chunky turn na yung ginagamit ng ganitong motor dahil sa ngang cruiser ito. Tsaka isang kamay lang naman eh. Yeah, normally ito, pagka nakatigil ang isang cruiser, talagang mabigat ang kanyang handling o kanyang gulong pag tinitwist mo. Oh. So tama lang yung turn radius ng manibela, mga brothers. And then, makikita natin dito yung kanyang malaking tangke. Ayan oh. Diba? Tapos ang ganda ng design dito ng stripe. Tapos ito pa, lipan pa to mga brothers, no? Pero once na official na ito na pinroduce ng Skygo, papalitan na nila yan, no? Pero sana ganito pa rin din para hindi masagwa. Tapos nandito yung tank up, no? Yung bukasan ng ating gasolina kung tayo magpapagas dito sa tangke, okay? Ang ganda ng tangke niya talaga, machong-macho. Sigurado talaga, kahit pangit ka rito, hindi ka nabiyayaan ng kapugian. Pag sumakay ka rito, gagwapo ka. De, joke lang. Okay, tapos testingin natin mga brothers yung seat height, okay? Alam naman natin pag cruiser, mababa ang seat height, no? Nasa center weight yung kanyang weight distribution, tama ba ako dyan? Mababa. So kahit yung mga kababaihan natin na gustong sumubok na ng isang cruiser bike, eh ayos na ayos ito. Napakababa, siguro around 740mm lang to, 730, okay? Plug natin yung original seat height niya dito. And also, gusto ko yung footrest niya dito dahil ito yung talagang in-expect natin sa isang cruiser, no? Malapad yung footrest and then naka-forward konti lang kasi meron talaga sobrang forward eh. Ako, yoko na masyado. Ito, tama lang din, no? Yan, no? So, nagdi-distinguish pa rin naman siya as a cruiser bike, no? Pagdating dito sa kanyang setup ng tapakan, okay? So, madali yung cambio nito dahil meron sa likod at meron sa harap, no? Hindi siya kalawit. Yun naman talaga yung mga cruiser, no? Kabilang side, okay, lapag natin. Ganun din. So maganda yung mattings ng kanyang tapakan. Sakto ang aking paa. Ayan o, for the size of 7. And then ito yung preno sa likod. Okay, ayan. So hindi naman ganun kabigatan yung motor eh. Pagka itatayo ko, tatayo ka o. Hindi siya ganun kabigatan. Parang nagtatayo lang din ako ng isang classic 250 ng Rusi. No, siguro sa bigat hindi sila siguradong maglalayo. So ngayon naman, check natin yung foaming ng upuan. Gusto ko yung foaming ng upuan eh, malapad eh, which is good. Goods na goods para sa isang cruiser kasi ito yung hinahanap natin. 'Di ba? Pagka isang cruiser bike, malapad, makapal yung foaming, no, triangular shape. And good thing gusto ko dun sa pillion seat, I think natatanggal eh. So kung gusto mong single seater para mas maangas, eh tanggalin mo tapos palitan mo ng grills na chrome, 'di ba? Yun, para mas maangas ka. So okay, galaw tayo. O move tayo sa ibang part. In lighting system, mga brothers, wala kang problema. All LED, paikot ito, mga brothers. Unahin natin yung headlight. Ayan, oh, single lens pero split type siya. Ang gusto ko dito, meron siyang daytime running light. Ito yon, no? And then, ito yung kanyang low beam. Then, pag binuksan mo yung high beam, ganito yung tsura. Tingnan natin. Ayan. So, parehas na siyang iilaw. Okay? So, patayin naman natin parehas yung ilaw at i-daytime park light lang natin siya para makita nyo naman. May idea kayo. Ayan, ganyan yung itsura niya mga brothers, okay? Then yung style ng kanyang turn signal lights, alam niyo na kung kanino yan in-inspired, sa Harley Davidson, alright? Di ba? Then tignan natin yung kanyang tail light. Ito alam ko talaga, soft tail to, hindi ako nagkakamali mga brothers eh. Ayan o, di ba? Tail light niya, LED rin. Okay, so correct niyo ako dyan ha, kung mali ako. Tapos turn signal lights na rito, LED na rin. At good thing, ito e flexible. Ayan. So kahit ganyan, 'di ba? Matulak, madali mo o matabig ng iba, hindi basta-basta mababali. Ganyan din yata rito sa unahan. Oh, 'di ba? Talagang safe na safe. Okay, dito sa baba mga brothers, makikita natin sa kanya dito yung makapal niyang front telescopic fork, okay? And then pagdating dito sa preno sa unahan, naka-disc brake ito, dual piston caliper na rin, ha? Malaki yung disc rotor, okay? Tapos naka-mag siya na 16 inches, so ilang spoke siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ba o 10? So marami siyang spoke, tapos nadidivide, nahahati pa yun sa dalawa. Okay, so ang size ng gulong niya is 110 by 90 at 16 inches. And good news mga brothers, tubeless na rin ito, okay? So ganito talaga ang treads ng isang cruiser bike, okay? Fender dito, kapal, and also na-piplex. Ganda ng pagkaka-gloss black niya mga brother, okay?
Tapos ito nga yung sinasabi ko, yung footrest dito. Ang ganda ng finish, quality. Okay, so lipat tayo sa likod. Dito mga brothers, yung rear suspension ng motor dual shock mga brother. And also adjustable, di ba? So kung ano yung preferred mo ang pre-play, okay? Dito naman naka 15 inches siya na mags, okay? And then meron siyang tire size na mas malaki to 130x90 at 15 inches, then tubeless din niya. And yun lang, nagamit pa siya dito ng drum brake. Pero para sa akin okay lang dahil cruiser bike lang naman ito, hindi naman to more into speed, okay? Ayan, tingnan natin yung kapal ng kadena niya kung ilan. Ayan, ito ata is naka 428H. At saka ang gusto ko rito sa cruiser na to, meron siyang center stand. Kung talaga hindi ka nabibili ng paddocks, kung mag-aayos ka ng kadena mo, magpapalit ka ng gulong dahil naplatang ka, papaayos mo, may center stand ka. Pero ako, ito tatanggalin ko. And then pagka lilinisin ko na lang o ayusin ko mo to, tsaka ako lang ikakabit. Ayoko may center stand, nakakadumi. Okay, yung tapakan ng pillion dito mga brothers, isa ito sa mga gusto ko. Ayan no, diba? Modern na modern, tapos bakal, tapos may ipin, di ba? Tapos lock natin ganoon, di ba? Alright, meron pa siya rito ng parang kung gusto mong buksan yung side panel niya para tato sa battery, and then do sa kanyang tawag dito air filter. Okay, Martin mga brothers, gusto ko rin talaga yung kanyang tambucho dito na straight muffler. Meron ditong chrome, and then yung pinaka-tip niya chrome din, no? Siyempre, hindi kumpleto yan kung hindi natin bobombahin, di ba? Buksan na yan, dapat tatagal niyan. Ayan oh, barumbado makatunog oh. Alright, solid. O diba? Alright. And now mga brothers, nakaikot na tayo ngayon dito sa K19. Ano bang masasabi nyo sa motor na ito? Okay, so alam ko tanong nyo, magkano at kailan ilalabas? Well, ayon sa sinabi sa akin sa marketing, hindi pa nila masasabi yung exact price. Okay, pag-aaralan pa nila. And then ito, possible na ma-launch nila by next year. So aabangan natin ito sa Skygo mga brothers. At least yung gusto natin o yung pinapangarap natin na cruiser bike ng Skygo, dadalhin na nila dito. May linaw na mga brothers, hindi lang puro drawing, di ba? At least may kulay na. Okay, di ba? Gusto ko yung kulay ng black, then maganda rin yung red. Sana yun ang dalawa nilang kunin, red tsaka black. At least meron tayong option, di ba? Ayan. So mga brothers, after nitong walk around, magkakaroon naman tayo ng test ride debut. So yun naman ang hintayin nyo. So tara, let's go. And syempre, bago natin tuloy yun, baka naman pwede nyong i-follow at i-share ang ating episode dito sa Facebook para sa konting suporta. And also, mag-subscribe naman kayo sa ating YouTube channel kung dyan naman kayo nanonood. And syempre, sipain nyo na rin yung bell na yan para talagang updated kayo pag nilabas natin yung test ride debut nitong motor na ito. Kaya, let's go!